you are not repented, although you are physically alive, in the sight of the Holy Father, you are in the grave. This is the day of the Lord. This is the hour of the Lord. Dalawang oras mula sa Davao City, mararating ang Prayer Mountain ni Pastor Kibuloy, ang sentro ng kaharian ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Wow, look at that grass! Marami na kaming nabasa at nabalitaan tungkol sa organisasyon at sa yaman nito, pero walang nakapaghanda sa amin sa aming nadatnan. Maliwalas ang simoy ng hangin. Malinis at malalawak na mga hardin. Magagara ang mga bahay. At saan ka man magpunta, may musika. Parang nasa paraiso nga ako. Beautiful. Parang tayo nasa Disneyland dito. My name is Cheche Lasa. Nice to meet you. Sinalubong kami ni Pastor Apollo Kibuloy. So we're going to walk to the left because I think we're going to go to the yellow house. Inilibot niya kami sa Prayer Mountain. Isa lang sa napakaraming pag-aari ng kingdom. This is only 1 hectare lot before, owned by my father. Ito malaki na ngayon, sa 10 hectare lot because I bought the adjacent properties. Yes, we put up a 5 million facility here, another building for... To expand. Ipinagmamalaki ni Pastor na 6 buwan lang itinayo ang napakagandang Prayer Mountain. Isang 1,000 manggagawa ang nagtrabaho 24 oras para matapos ito. How do you fund this? Through the obedience of all of the sons and daughters of the Father Almighty of the Kingdom Nation. Ang Davao ang itinuturing na Mecca ng Kingdom. At ang makapangyarihang Prayer Mountain ang dinadayo ng mga miyembro dito. It's expensive! Kasabay ng paglawak ng kanyang impluensya ang pagdami ng ari-arian ng kingdom. God-fearing and law-abiding. Meron itong radio station, diaryo at magazine, 24-hour TV station na umeere sa lahat ng kontinente ng mundo, eskwelahan at cathedral sa Davao, headquarters sa Quezon City, at ilang pang pag-aari sa Indonesia, Japan, Dubai, Amerika, Canada at Europa. May sarili ring helicopter, jet at mga mamahaling sasakyan. It's a sole proprietorship. Sinong sole proprietor? Si Pastor, Kingdom. Ang pangalan kasi, the executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ. So siya may-ari ng lahat ng mga kasangkapan dito? Yes, yung kingdom bali. Kasi sinonimo sa yan, music about kingdom, pastor yon. So isa lang? Mm-hmm. Siya lang? Yes po. Pati mga politiko, dumidikit sa kanya. Meron ho bang pinapangako yung mga politiko sa inyo pag nagbibisita ho sila sa inyo? Wala. Ako yung tumutulong pa sa kanila. Marami na ho kayo natulungan. Marami na. Pinanalo nyo na dito. Tumutulong kung minsan gustong iboto namin. Noong 2004 presidential elections, nanalangin at nanghingi raw ng giya si Pastor sa Diyos kung sino ang i-endorso niyang kandidato sa kanyang mga disipulo. Isn't that a form of mind control? Hindi naman kasi hiningi nila eh. Hiningi but are they under obligation? Hindi naman. Ang members ang lumalapit sa akin at sinasabing kung sino na lang ang pipili namin para hindi masayang ang pagpili namin because we trusted you with the spiritual. Bakit we cannot trust you with this political? And the Lord talks to me in a very good way. And I saw your face on a marvelous day. Eli Soriano will be inflicted with a deadly, serious disease. Parang may hotline sa Diyos, sabi ni Pastor, maya't maya ang mga mensahe, bisyon at revelasyon sa Kanya ng Panginoon. Yung mga instructions na tinatanggap ko sa Kanya, I call them revelations from the Father Almighty. Yun ang mensahe na kapag-kompleto sa mensahe ko ngayon. Into the kingdom nation. Come and become a kingdom citizen. Mag-aanim na put taong gulang na si Pastor. Solo niya ang pagmamay-ari ng lahat ng ari-arian ng kingdom. Siya rin lang ang pinanggagalingan ng mensahe nito. What happens if you're not here? What is the succession plan? This is a spiritual movement. What is important here is the message. I am the central figure in a sense that I am their model. Pero all of them will become like me. Hindi siya matatapos kasi this kingdom is forever naman.